ang UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kumusta na kayo mga kasambahay? Kamusta na Bert? Long time no see. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Pero time check muna tayo para sa kailangan ng bumangon sa Pilipinas. 4:36 a.m. na sa buong Pilipinas. Bangon-bangon na. Good morning, Kuya. Magandang umaga mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Yes, it's a beautiful day. Hello, Sunny. Siyempre, hello sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Tabal Kair, Guten Morgan, Buenos Dias, Hoya Gusaymas, good morning at magandang umaga din dito sa Middle East. Mabilis ang takbo ng panahon at mga araw, Bert, dahil ngayon ay araw na ng Martes, November 7 na 2023. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. At mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sanicos. Maghatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. United Nations NGO heads sama-samang nanawagan para sa Gaza ceasefire. Mga batang nasawi sa Gaza umabot na sa mahigit 4,000. Pagkikita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at Chinese President Xi Jinping naging matagumpay. Tokyo, nakahanda kasunod ng lumalalang tensyon kontra North Korea. US at ilan pang bansa na dismaya sa draft agreement sa COP28 Climate Conference. Prince William dumating sa Singapore para sa Earshot Prize Awards. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nanawagan ng agarang humanitarian ceasefire ang UN agency NGO heads para sa Israel-Hamas conflict. Anila 30 araw na at kailangan ng mahinto ang giyera sa pagitan ng Hamas at Israeli forces. Ito ang umaatikabong balita ni James Hilario. Nanawagan ang mga leader ng 18 ahensya ng United Nations at non-profit organizations ng agarang ceasefire sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ginawa ang panawagan araw ng Linggo, November 5. Nanawagan sila sa parehong partido na igalang ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng international humanitarian at human rights law. Kabilang ang pangangalaga sa mga infrastruktura para sa mga sibilyan tulad ng mga ospital at paaralan at pagpapahintulot ng tulong sa Gaza. Anila, ang nangyayaring giyera ay nakakabigla at nakakakilabot dahil sa dumaraming bilang ng mga namatay. Ayon sa otoridad sa enclave na pinamamahalaan ng Hamas, hindi bababa sa 9,770 Palestinians, karamihan ay mga sibilyan ang nasawi sa pagbomba ng Israel sa Gaza. Ayon naman sa Israeli authorities, nasa 1,400 na halos mga sibilyan ang nasawi sa pag-atake ng Hamas noong October 7. Samantala, kinundi na rin ng grupo ang pagpatay sa dose-dose ng aid workers. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, umabot na sa mahigit 4,000 mga bata ang nasawi sa patuloy na giyera sa Gaza ayon sa Palestinian Health Ministry. Patuloy naman ang pag-iikot ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Middle East upang wag nang kumalat pa ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants sa rehiyon. Ito ang matikabong balita ni Jeffrey Reyes. Itinuturing na true massacre ang bilang ng mga nasawi sa patuloy na digmaan sa Gaza ayon kay Arafat Abu Mashaya, residente ng Al-Maghazi Camp. Ang kampong ito ay tahanan ng tinatayang 46,000 na refugee. Sa ulat ng Palestinian Health Ministry, out of 9,770 death toll, 4,008 sa mga ito ay mga bata.
Ang patuloy na airstrike ng puwersang Israel sa mga refugee camp ang isa sa malaking dahilan ng maraming casualties. Kung kaya't karamihan sa mga refugee sa Central at Southern Gaza ay hindi siniseryoso ang panawagan ng Israel na ginagarantiya ang ligtas na koridor patungong timog. Sa ngayon, 1.5 million katao out of 2.3 na internally displaced sa Gaza ayon sa United Nations. Samantala, sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Middle Eastern countries, sinabi nito ang posisyon ng Washington sa pagsasagawa ng humanitarian pauses sa Gaza. Ito ay upang makapag-evacuate ang mga foreign nationals sa Gaza habang pinapayagan itong maabot ng Israel ang layuning malipol ang Hamas. Jeffrey Reyes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita naman tayo, inimbitahan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese si President Xi Jinping ng China na bumisita rin sa Australia matapos ang matagumpay na pagbisita nito sa Beijing, China. Si Prime Minister Albanese ang unang pinuno ng Australia na nagtungo sa China matapos o makalipas ang 7 taon. Ito ang umatikabong balita ni Tricia Rino. Patient, calibrated, and deliberate. Ito ang paraan kung paano paiigtingin ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang ugnayan sa China. We have sought to improve the relationship with China by being patient, calibrated, and deliberate. And I think we're seeing benefits from that with our trade. I've said we will cooperate where we can, disagree where we must, but engage in our national interest. Itinuturing ni Prime Minister Albanese na matagumpay ang pagkikita nila ni China President Xi Jinping sa Beijing at iniimbitahan din ito na magtungo sa Australia. Naniniwala naman si President Xi Jinping na nasa tamang direksyon ang relasyon ng dalawang bansa. Kabilang sa napag-usapan nila ang pagkakakulong ng Australian writer na si Yang Hengjun, bagamat walang ibinigay na detalye tungkol sa pagpapalaya dito. Ipinarating din ng Chinese leader ang miting maging kasapi ng Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP, subalit hindi hayagang humingi ng suporta mula sa Australia. Si Prime Minister Albanese ang kauna-unahang Australian leader na bumisita sa China mula noong 2016. Ito rin ang 20th taon ng kauna-unahang pagbisita sa China ng isang Australian Prime Minister na si dating Prime Minister Gough Whitlam. Tricia Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kumbinsido si U.S. Secretary of State Antony Blinken na magiging membro na ng NATO ang Sweden. Subalit kinakailangan pa rin itong dumaan sa ilang approval stages. Ito ang umatikabong balita ni RK Liorca. Susulong na ang membership sa North Atlantic Treaty Organization o NATO ng Sweden. Ito ang naging pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken bago siya umalis sa Ankara, Turkey kahapon, November 6. Nagsumite ng isang bill si Turkey President Tayyip Erdogan upang pagtibayin ang membership ng Sweden sa NATO Military Alliance sa mababang kapulungan. Kapag naaprubahan at napagbutuhan ng buong General Assembly, isa sa batas na ito ni President Erdogan. Kaya naman, kumbinsido si Secretary Blinken na susulong na ang panukalang ito. Nag-apply sa NATO ang matagal ng neutral countries na Sweden at Finland noong nakaraang taon upang magkaroon ng karagdagang proteksyon para sa kanilang bansa matapos ang invasion ng Russia sa Ukraine noong February 2022. Bagaman napagpasyahan na ang membership sa NATO ng Finland noong Abril, nabinbin naman ang sa Sweden dahil sa Turkey at Hungary. Ayon naman sa Turkish Parliament Foreign Affairs Committee Chair, hindi nila mamadaliin ang membership ng Sweden sa NATO, subalit susubukang i-facilitate ito ni President Erdogan. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Balikan naman natin ang Asia, nagsagawa ng missile evacuation drill ang Tokyo, Japan, bunsod ng magkakasunod na pagpapalipad ng North Korea ng missiles sa himpapawid ng Japan. Ito ang umatikabong balita ni Bradley Robuza. Naghahanda na ang Tokyo, Japan sa posibleng pag-atake ng North Korea bunsod sa namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos magpalipad ng magkakasunod na missile ang North Korea mula sa short-range, cruise missile at massive intercontinental ballistic missiles o ICBM sa himpapawid ng Japan. Kabilang dito ang pinalipad sa airspace ng Japan's Southern Island noong August 24, kung saan naalerto ang J-Alert system na siyang nagbibigay ng agarang babala sa pamamagitan ng television, email at cellphone notification sa mga residente. Kaya naman bilang paghahanda, nagsagawa kahapon ng isang missile evacuation drill sa 60 residente sa loob ng train station sa Tokyo's Nerima Ward. Sa isang nagawang evacuation drill, matapos patunogin ang test missile alert, nagsimula ng ipunin ng kapulisan at disaster prevention officials ang mga residente sa designated shelter areas kung saan yumuko habang tinatakpan ng mga nakilahok ang kanilang ulo. Samantala, tinututulan naman ito ng ilang anti-war demonstrators sa harap ng train station habang hawak ang mga karatulang may nakasulat na missile drill is preparation for war at diplomatic dialogue instead of missile drill. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagkadismaya sa draft agreement ang US at ibang bansang mauunlad hinggil sa nalalapit na COP28 Climate Conference na gaganapin sa Dubai, UAE sa katapusan ng buwan. Ito ang matikabang balita ni Klein Singka. Sinabi ng mga opisyal ng US State Department na masaya sila na may nagawang agreement ngunit hindi umano nagkasundo ang pagiging voluntaryo ng mga donasyon. Sinabi din na Vinesh Persaud, isang special envoy kay Barbados Prime Minister Mia Mottley, na challenging ngunit kritikal ang kahihinatnan ng usapan. Ipinahayag ni Mohamed Nasser, ang lead negotiator mula sa Egypt, na kulang sa ibang ibagay ang naturang agreement, kabilang na ang scale at sources ng funding at ang pagkilala sa gastos ng mga developing countries. Kabilang sa agreement, ang basic goals para sa pondong malindikom, paano ito gagamitin at sino ang titingin dito. Kailangan kabilang sa board ang bawat kasaping bansa at kabilang din ang World Bank. 30 taon lang pinag-uusapan sa UN Climate Talks ang pondo para sa mga mahihirap na bansa na lubos na apektado ng climate change. Nalubos naman ito noong nakaraang taon sa Climate Conference sa Egypt. Mula noon, nagkaroon na ng mas maliit na grupo ng negotiators na binubuo ng mayaman at developing na bansa para mapag-usapan ang detalye ng pondo. Klein Singka, UNTV News and Rescue USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito, Bert, tamo kami. Good news sa atin si Charles mula sa Canada. Dahil abubuksan ng probinsya ng Nova Scotia sa Canada ang immigration para sa mga foreign healthcare workers. Ito ay sa pamamagitan ng Nova Scotia's Provincial Nominee Program o NSNP. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpus live. Magandang hapon dyan sa inyo, Charles. Mukhang good news itong hatid mo sa amin, lalo na sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, na sa healthcare field. Ano ba ito, Charles, na provincial nominee program ng Nova Scotia o yung tinatawag na NSNP? Yes, Sunny, ang Nova Scotia Provincial Nominee Program o NSNP ay isang programa na kung saan maaaring magkaroon ng permanent residency ang prospective immigrants na may skills at experience na targeted ng probinsya. Ang IGD o International Graduates in Demand ay isang stream ng program kung saan maaaring magkaroon ng pathway to immigration ang international students na nais maging paramedics o pharmacy technicians. Layunin ito na tugunan ng economic at labor market needs sa iba't ibang sektor ng Eastern Province ng Canada.
Sa nakalipas na 20 taon, tumaas ng 3 beses ang immigration sa probinsya. Sa kasalukuyan, tumanggap ang probinsya ng Nova Scotia ng higit sa 7,000 new immigrants kada taon. Back to you, Sonny. Oh, mga good news nga yan, lalo na sa mga kababayan natin, Charles, na nais na tignan yung future dyan sa Canada dahil sa mga, lalo na yung mga nasa health field, ano, dyan sa lugar ninyo. Pero Charles, para sa kalaman ng mga kababayan natin, ilan na ba yung mga Pilipinong naninirahan ngayon dyan sa Nova Scotia? At yung mga field ng job opportunities na meron dyan sa lugar na yan? Yes, Sunny. Ayon nga sa census ng Canada noong 2021, sa Nova Scotia meron ng nasa 6,615 na Filipinos, no, mga kababayan natin. At ang mga in-demand naman dito na jobs sa ngayon, gaya nga na nabanggit mo, ay kasama na doon ang nurse aides. Siyempre, sa food industry din natin, nangailangan din sila ng mga server, mga kitchen helpers, mga cleaners, truck drivers, at sa ating construction naman, kailangan din nila ng laborers at mga heavy equipment operators. Back to you, Son. Oh, magandang balita ngayon. Ano, hindi lang pala sa medical field ang pwedeng masubukan ng mga kababayan natin dyan sa Nova Scotia, no? At ang magandang bagay yan, sana yung mga kababayan natin na nagnanais na tignan ng opportunity dyan ay mag-iingat din, ano, Charles, baka mamaya ay magkaroon din ng mga illegal recruitment dyan. Kaya make sure na nasa tamang process ang lahat ng ating gagawin kung susubukan ang lugar dyan sa Nova Scotia sa Canada. Salamat sa update mo at sa magandang balita, Charles Corpus, mula naman dyan sa New Brunswick sa Canada. Singapore ang kauna-unahan sa Asia na pagdadausan ng annual Earthshot Prize Awards na dinaluhan ni Prince William. Inaasahan ding makikipagkita ang UK royalty sa mga leader ng bansa. Ito ang umatikabong balita ni Ara Dagdag. Dumating sa Singapore noong Linggo, November 5, si Prince William upang dumalo sa annual Earthshot Prize Awards. Ang annual Earthshot Prize Awards ay sumusuporta sa mga environmental innovators na may solusyon upang labanan ang climate change at iligtas ang planeta. Sa pagdating ni Prince William sa Singapore, sinalubong siya ng dose-dosenang tao na iwinawagayway ang British flags. Bukod dito, ang Jewel Changi Airport's rain vortex ay inilawan upang markahan ang kanyang pagdating. Dagdag pa nito, ipinakita din kay Prince William ang puno na itinanim sa loob ng Jewel Changi Airport bilang karangalan. Ang pagbisita ni Prince William ay magpo-focus sa Earthshot Prize at sa kanyang Royal Foundation Charity na inilunsad noong 2020 upang isulong ang makabagong solusyon at teknolohiya, labanan ng global warming at mabawasan ang epekto nito sa kapaligiran. Iaanunsyo ang 5 masuswerteng mananalo ngayong Martes at magkakamit ng $1.2 million or nasa 67 million pesos. Ito ay upang suportahan at tulungan ang kanilang mga proyekto para sa mas malawak na pag-abot sa buong mundo. Gayunpaman, sa loob ng 4-day trip ni Prince William sa bansa, inaasahan din na ipatatawag si Singapore President Tharman Shanmugaratnam at makikipagkita din ang UK royalty kay Prime Minister Lee Hsien Loong. Ayon sa opisina ni Prince William sa Kensington Palace, ang pagkapili sa Singapore na maging host ay tungkulin ang bansa bilang hub for innovation sa Southeast Asia. Ara Dagdag, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hoy, eto na, hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan ng marami. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwedeng-pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Ginang Anastasia Cortez, taga Lucena City. At narito po ako ngayon sa Ho Chi Minh. At binabati ko po ang akin pong pamilya na nandyan sa Pilipinas. Bali, 10 years na po ako dito na isang helper dito po sa Ho Chi Minh. At hello po doon sa aking mga anak na nandiyan, sa aking mga apo, sa aking asawa na si Virgilio Cortez, sa aking anak na nasa sa Oman,
yung aking panganay, Jocelyn, binabati kita dyan. Ingat ka lang. Ingat ka lagi. Sa aking anak na si Beverhel na nasa sa Dubai, dyan sa Dubai. Binabati ko kayo dyan. Yung aking mga pinsan, pamangkin, binabati ko kayo dyan sa bansang Dubai. Ingat kayo dyan. At sa aking pamilya, again, hello. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ako dito. Maraming salamat. Ayun, una na ako, Sunny. Binabati ko ang lahat ng ating taga-subaybay sa buong mundo. Dito naman sa UAE, ang Tansenko family, Brad Bot, Sis Let, Sis Biel, Sis Levy, and Brad Albi. Hello din kay Apong Mading at kay Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. At salamat sa ligtas na paglalakbay ng Dibad Arman, Sis Earn, at sa kanilang anak na kambal, si Danis and Elise. At siyempre, hello sa Kalye Pogi, Sunny, no? Si Mr. Adilardo at si Mr. Supina Kanyada at ang kanyang mga barkada dyan sa Kalye Pogi. Ganun din, ano? Pagbati kay Sis Eda, Sis Jo, Sis Tessie, Sis Mona, Sis Alma. Happy Sabbath anniversary kay Sis Joanna. Kay Brad Ped, hello. Kay Brad Warlito, Brad Jules, Brad Richard, Brad Mike, at kay Brad Ruben, Brad Jonathan. At syempre, hello sa aking mahal na asawa, kay Sistes, at sa aking mga anak, Nico, Aileen, Shasha, and Andrew, at sa aking apo, no, Sunny, si Anna Banana, at saka si John. Ayun, Sunny. Yun, hello kay Lahana Banana at kay John. Na-miss ko yung mga yan na pagbati mo, Bert, lalo na yung mga kababayan natin sa Kalye Pogi. Good morning dyan sa lugar sa Kalye Pogi. At ganoon din, Bert, binabati naman natin yung ating mga kababayan dito sa Los Angeles nanonood lagi sa atin. Sila Sister Emma, ayan, nasa Brother Johnny, at sila Erwin Azul, at ang kanyang butihinga may bahay dito sa Los Angeles, si Aurora. Yan, nakamusta na kayo at shout out sa inyo. Ganun din, Bert, ha? Binabati rin natin ang ating mga taga-subaybay, syempre sa UNTV Channel 37 ngayong araw na ito. Shout out sa inyo lahat at mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad sa 13:50, at ganoon din mga nakatutok sa atin, Bert, lagi sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Andyan lagi sila Vivian Moneda, Daniel Valdez, Irinea Chamiso, at ang iba pang mga manonood, yung Repoloma family, sa lahat ng mga kapwa-tao natin at mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin ngayon sa ating mga social media. At ganoon din ang aking pagbati naman, Bert, sa ating mga seniors dito sa West Coast USA na laging kasama sa ating community prayer every night. At ngayong weekend, shout out sa lahat ng members ng youth ministry natin sa West Coast USA. Magkikita kita kami, Bert, sa Las Vegas ngayong darating na Sabado at Linggo. God willing, kita-kits dyan sa Las Vegas. At congratulations din, Bert, sa ating mga nakasama, no? Sa mass wedding natin ng MCGI nitong nakaraang weekend. Ayan, ang ating mga pagbati, Bert. At ito, handang-handa na yata ang ating kasama sa Pilipinas. At alamin na natin ang mga humahataw na balita ni Amigo Sherwin dyan sa Pilipinas. Amigo, kamusta na? Yes, good morning, Sunny at Bert. Aba, happy Sabat, ha? Sunny, nabalitaan ko kahapon kay Noel, Sabat mo eh. Ayan. Uy, salamat sa Diyos. Oo, samahan nawa ng Panginoon. Siguro, bigyan na natin kaagad ng good news na patikim itong ating mga taga-subaybay. Ano? Merong rollback sa petroleum products ngayong umaga. Ayan. Although hindi ganung kalaki yung bawas sa presyo ng diesel, gasoline, and kerosene. Pero siyempre, malaking bagay na rin. Lalo na kung may kapasidad na magpa-full tank, medyo makaka-menos-menos na din. Sa panahon ngayon, talagang kailangan na talagang makapag-tipid. Ano? At yan ang gusto ng tao, nakaka-menos tayo. Hiling nga lang sana natin na Sunny at Bert na hindi ka agad bawiin, kasi nangyayari, magkakaroon ng rollback. Tapos ilang araw lang ang lilipas o Linggo, meron na namang pagtaas ng presyo. Bawi ka agad yung kadilang ibinawas dito sa mga produktong petrolyo, Sunny at Bert. Oo, alam mo, amigo,
good news lagi yan eh. Always a welcome news yung mga pagbaba ng presyo, lalo ng presyo ng gasolina, kagaya na nababanggit mo, amigo. Dahil maging dito, amigo, sa lugar namin sa Amerika, bumaba rin ang presyo ng gasolina itong mga nakaraang linggo. Pero tama, amigo, hindi rin lang dyan sa Pilipinas, dito rin sa Amerika, lalo na ngayon, amigo, at paparating ang holiday season dito sa US, ina-expect na naman natin na tataas ulit ang presyo ng gasolina. At hindi lang ang presyo ng gasolina ang ina-expect nating tumaas, amigo, dahil bagamat hindi na tumaas ang interest rate ng Central Bank ng Amerika o Federal Reserve sa US, hindi rin naman binaba ito, amigo. Kaya inaasahan natin na ang presyo ng hindi lang ng gasolina ang mananatiling mataas-taas pa din sa lugar dito sa amin sa Amerika. Ganun din yung interest rates ng mga bangko para sa mga mortgage at pag-utang ng mga credit card, amigo, mataas pa rin dito sa lugar namin sa Amerika. At ito nga ang paparating na holiday season, inaasahan natin, amigo, na patuloy na namang lalabas ang mga Amerikano sa kanilang mga shopping for holidays at mananatiling mataas ang presyo ng bilihin. Maging yung mga simpleng pagkain na, amigo, na dati-dati ko nababalitaan ninyo, mura ang mga, yung mga fast food dito, no? Mura rito mga dollars. Dati nga may matinatawag pa rito ng dollar menu, kung tawagin ng mga fast food, ano. Pag tinignan mo ang dollar menu rito ngayon, amigo, wala nang dollar. Tawag nila dollar menu pero wala nang dollar, ano. Kaya ang tawag na ngayon ay dollar plus plus. Yan ang sitwasyon dito sa Amerika. Mataas din ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa paparating na holiday season. Kila Bert, malapit dyan ang mga bansa na maraming gasolina at mga oil Balitaan mo nga kami, Bert. Kamusta ba ang presyo naman dyan ng gasolina? Yes, hello, amigo Sherwin at Sunny. Dito, ganun din. Same experience na naranasan dyan sa Pilipinas. Bumababa ang presyo ng gasolina, pero after several months, natataas, tapos bababa. No? Parang ganun lang din. Pero siyempre, mas mababa ang presyo rito, amigo Sherwin, kumpara naman dyan. Sa malaki ang difference talaga. No? Mas malaki ang kamurahan dito ng mga produktong petrolyo. Pero sa ngayon ay naghahanda na rin ang UAE, no? Dahil dito nga papalapit na ang ating winter season at naghahanda sa ating mga pagka November, December ay marami tayong mga turistang dumadayo rito, kaya naghahanda na rin dito. Ayan, abangan namin ang inyong mga umahatong na balita dyan. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 1 Peter chapter 5, verse 5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na siya nating gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa ating mga kasambahay, lagi po nating lalakipan ng panalangin ang ating bawat paggawa. At yan po ang mga umatikabang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Martes, November 7, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.